Hello everyone, and baka may nagulat na naman sa akin na. So, what's up everyone? So, welcome back to MDM Macau, and I am still your caster for the day. My name is LV, and this is Evil Geniuses versus Royal Never Give Up, or RNG, and this is just the best of one series. 10 seconds. Shout out sa mga Sir Sketch Boys, Alan Alwin, Marawi, Brian Ronel, at Baberong up there from Doha. Hello guys, what's up? Sino ang caster? Ako. My name is LV, guys. Hello. Jay Vargas, what's up? Shoutout sa'yo. Rena Nagusto, hello. Michael Angelo, what's up, guys? Ikakas po ba yung Gambit versus OG? Yes, ikakas yan, syempre. Ay, teka, Gambit. Hindi ata yung Gambit. Hindi ata ikakast yung Gambit. Pero tingin ko yung ikakast Secret versus Mineski. Mamaya 7 p.m. I-check ko pa kung may magkakast ng Gambit, okay? Later. Di nagpapahinga, LV, syempre naman. Pero palag-palag lang, G lang ng G. May mga breaks naman. So, I'm still okay. Sa mga ano dyan. Hello, Albert Capinda. Sino nanalo sa EG versus Vici Gaming? Vici Gaming yung nanalo. Vici Gaming yung nanalo. Bakit? Ano dyan? Nandito. Dito ako eh. Dito ako. Number 3 ako eh. Albert. Ay, hindi. Sorry. Kahit pagod. Wala. Well, pagod naman talaga ako, guys. Bakit walang sumail? Cause vacation daw si sumail, and sa MDL Macau, hindi siya makakalaro. But, after that naman, sa mga next na tournaments naman, makakalaro na din naman si sumail. Idol Elvi, pa-shoutout naman sa tropa kung pa sa YC na si Doy, Calbo, Atoy, Balot, Alpi, Marvin, and Brian. Pus, grabe mo pa pa-shoutout yung mga tao dito. Ha? Parang buong barangay yung na-shoutout. Pero ox lang. Shoutout ko pa rin kayo. Hello, Justin Del Rosario. What's up? Shoutout. Mahihirapan EG ngayon kasi wala si Sumail. I guess so. Kanina natalo nga sila ng Vici Gaming eh. But still, tingnan natin. So, RNG dito has the Crystal Maiden, Ursa, Vengeful Spirit, and Morphling, okay? So, Ursa, I think, he's going for the offlane Ursa, or maybe mid-Morphling and then carry Ursa, we don't know yet. Let's see. But EG got... Oh, si RTC pa yung nagda-draft. Lifestealer, Veno, Bane, and MK. Naku, medyo naguguluhan ako dito sa lineup ng EG, ah. Wala sila masyadong... pure na disable. Sige, may sleep sila, may fiend script sila, pero that's it, man. Yun lang. Ganda mo, Miss LV Abner from Doha, Qatar. Baka nakita nyo ba na ba ako? Charot. Joke lang. 5 seconds remaining. Si Sumail, wala siya. Bakasyon. Hello, Adrian Mijares. Malakas RNG. O, malakas din yung RNG din talaga. Natalo nga yung Liquid kanina eh. Shoutout sa buong barangay Tibay daw. O. Ano ba yan? Good eve. Boss, isigaw mo nga ako. Paano? Hello, Win-Win Lenida. What's up? What's up? So, guys, please do share the video. Matutuwa talaga ako pag i-share nyo. Keeper of the Light, last pick of EG. Okay. Pag ganun, ay, anong mangyayari? Ang gulo! Nasakit sa masakit ulo ko dito sa picks ni RTZ, boy! Shoutout kay Maki Bentulan. What's up? Yan. So, ayan, may maghahamay, mag-i-angry na naman na itong pipin ko to. O, oh, ayan, o. Oh. Sa mga hindi pa nakalike ng page ko, guys. Like nyo na, men! Sun King offlane yan, EG. I don't know. Let's see kung ano yung pipik nila.
Pa-shoutout po dito sa mga Herald players ng Isabyte Cyberzone. Sabi ni Pope Balasta. Hello, Adrian Mejares. Si Bull ba nagja-draft? Naka-RTGM ko siguro. I don't know. Ate, kasali ba Boom? Hindi. Sab MDL, no. Hindi sila kasali sa ano, MDL. Alright, so let's see ano yung bibig ng EG dito because they really need a pure disabler hero. Kaso, I feel like post war yung ikukunin dapat nila kasi Veno siguro mag-mid or off lane tapos maybe mid MK nga and then life stealer yung carry. Dyer's turn. Kayo na boses mo po ate, singer ka po ba? Yes, I do sing. Kumakanta ako. Sinisample. Diyan ko lang. Nasa page ko yan. So, you have to like, just like my page. And then, may mga videos ako dyan na kumakanta ako actually. May videos ako na kumakanta ako sa page ko. Malupit sa early yung Ursa, matibay si late. Gusto ko nga yung picks ng RNG dito sa totoo lang. Ah, pero ayun, last pick nga ng EG dito is the Tiny. Tiny yung last pick nila. And shout out sa iyo ate. Oy, hello Minoru Natividad. What's up? Ang angas ng boses ni Ma'am LV. Paano maangas? Sample nga ate. Hindi nga ako makakanta kasi I'm casting. So dapat salita lang ako dito. Kung gusto niyo ako makita kumanta. Nasa page ko. Tingnan niyo yung videos doon. May mga video ako. Baka mamaya magpo-post ako ulit. Okay, sige, magpo-post ako mamaya ng video. So, like yung page ko, guys. Tapos, magpo-post ako mamaya ng video na kumakanta ako. Hello, Ferdinand Viste. What's up? Pailaro po ba TNC? For now, wala. Shoutout kay Slark Morlock. Sana manalo sa Swertres. O, sabi ni Marjo. But wala si Sumail. Again, nag-vacation. Ala! What the heck? Walang laro TNC boy. Lo, grabe yung ganda ng bench pull pre. Alam ko mahal to eh, Crimson Witness to na ano eh. Ganda ng VS. Pero mas maganda to. Tingnan yung forma. Ang astig. Ilan MMR mo idol? Legend 7 lang ako. Mali kasi build ni Miracle kanina nag E-Blade tapos SNY buo. What? Mid-Dazzle. Oh! Yes! Mid-Dazzle. So, kasi mo na i-carry, alam ko carry to ng RNG Setsu. Okay, so Mid-Dazzle nga talaga. And, let's see how will that turn out when nag-invite pa ng party sa akin. Oops, nawala. Shoutout kay Crystal Canaria and Joanne Canaria. Hello, support Dazzle. No, I think Core. Minsan ka rin bang nainis sa kampi mong cancer? Hindi minsan, lagi. Bad trip kaya ako lagi. Pag nagmamike ako, yan, meaning nyan bad trip na ako. It's either, pag nagmike ako, either bad trip ako or natutuwa ako sa team ko. Yun lang. Wow, grabe naman si Win-Win. Tignan mo to, grabe ang ganda boy. Teka nga, paano ba? V yun ni eh. Ayaw. Okay, never mind. Diwag. Ayan o. Core Dazzle. Mid Dazzle nga. Hindi kasali yung TNC dito.
Liquid EG, sino nanalo? Hindi ko pa nakita eh. Tingnan ko mamaya kung sino nanalo. Baka may mga may alam dyan sa ano natin. Sa comment section. Yan. So, sa mga nakanood ng EG versus Liquid kanina, kung sino yung nanalo, please, just comment down below. Madam, pa-shoutout naman, naamoy ko na ang Pinas. Lapit na. Bakit kailan ka ba uwi? Hello din sa'yo. Cedric Tating, shoutout. Uy, ang lakas. At last, the battle begins. Yan. Yan. Hindi, Liquid VG, ay, Liquid EG daw. Normal ba BS lang pwede na? What do you mean normal? So, Dazzle versus MK dito sa mid lane. And, mahirapan to lumapit si MK kay Dazzle, seryoso. Kahit may Jingu Mastery siya. Ah, resin siya ni Dazzle yan eh. Once magka-poison touch to si Dazzle, grabe. What the heck talaga yan sa mid lane, boy. Promise. Sakit yan. Lahat ng girls manuloko. Sure ka dyan? Bakit pag ako yung niluloko lagi? Oops! Sa mid, sa bottom lane, namatay si Afo dito, killed by Crit and RTC. Next week, madam, yung chocolate mo, paano ko papadala? Bakit, saan ka ba uwi? Saan ka ba banda, pre? So, oopsie, Fly, nandi sa top lane. Solo lang naman siya, I don't know why. Bakit si S4 wala dito sa top, hindi siya nagle-lane? Fly just getting his levels. Naku, pero ingat-ingat ka dyan, Endas, naan pa, sobrang papel mo na eh. May ano pa dito, pero mapapatulog pa naman niya. Pero Lanim trying to kill this Fly, but makakapagpapa siya ng salve and the Fly will get his levels freely. Kasi eto si S4, nandito sa baba, I don't know what is happening dito. S4, parang nagiging jungler na lang. But Afu na ko, kinakalmot na neto ni Lifestealer, and one more hit from that Lifestealer will kill that Crystal Maiden. So 2-0 na in favor of EG. Nawala music. Hindi, inalis ko talaga. Hindi ko lalagay. Usapang relasyon na naman. Bakit? Pag ano talaga, pag ako yung kausap nyo, pre, mag-expect na kayo na may ano, hugot talaga si Ate Elvie nyo. Hindi talaga nawawala. Hindi ko alam. Hindi ko naman sinasadya, sa totoo lang. Parang lumalabas lang talaga siya sa bibig ko. Hindi ko siya napipigilan. Pa-shoutout dito sa Macau Ponte 16 Security, sabi ni Inso, hello. Ganyan kanina 10-2 Liquid lamang sa RNG sa kill. Tapos natalo ng RNG, no. Well, ops, pero dito sa bottom lane, give CCM na naman yung pinapatay nila, grabe. And one more hit from the Lifestealer, Crystal Maiden, Elsa, goodbye. Mawawala na naman. So, 0-3 na nga si Elsa. 3 minutes, 1 kill per minute. Uy, may consistent siya. Kada minuto namamatay siya. Anong kayong hugot mo sa larong to? Well, tingnan natin. Kasi hindi ko naman pinag-iisipan yun eh. Kusang lumalabas na lang talaga si bibig ko. Yung parang bibig ko na lang yung gumagalaw. Ganun. So, tingnan natin kung may hugot ba sa larong to. Oy! Okay, so naka-invisi tayo dito. Naku, matutos pa nga yung Dazzle at wala pa siyang magagawa. Well, wala talaga siyang magagawa dun. And that nice rotation from the Tiny. Kasi wala siyang grave eh. Hindi niya masisave yung sarili niya. Cute mo, Ati Chubby ka, no? Oo, mataba ako, pre. So, medyo lumalamang na nga yung EG natin dito. And, Monet is just trying to farm his items out. Pero MK would be the leading. Kasi kahit
nalulugi onti si... Grabe, tingnan mo naman. Actually, magkalapit lang yung base damage nila. Pero, range kasi to si Setsu. But, the good thing about that is, Tiny, sinisecure niya dito. Tinutulungan niya dito si CCNC sa middle lane. Pero, ops, naku, si Ursa, mangangalmutan naman yung bear. Pero, joke lang pala. That overpower, wala lang. Pang-farm lang dito sa Gedli. Pero, si CM, naku, makakapag-TP out ba nga? Nice TP from the CM. Ay, wait. Oo nga, nag-TP nga siya dun, diba? Yun. So, hindi siya matatama ng avalanche doon. And, that bounty rune. Ako, tingnan natin. Pearl Flyby nangangalmot ng ahas dito sa Gedli. Pero, tingnan natin the toss and makukuha ni Crit yung bounty runes. So, 3 bounty runes. Actually, yes. 3 bounty runes. 3 bounty runes yung makukuha ng EG dito. So, medyo labang onte yung EG. This stage of the game. Kasi, they have the 2k gold lead and they have the 4 kills. At yan ang mas importante, puso or utak. Utak. Actually, de ganito yan. Para silang importante. Oy, wait lang. Mamaya, doon, pero grabe, that sleep dodge! Hindi pa na-stun si Fly doon. And I think mabubuhay pa siya because he still has the magic stick and the brains up. Naku, babalik tarin pa niya. Pero Monet has the strength gain naman. Pero samantala sa mid lane, maa-avalanche na with the toss pa. And Senso, wala pang ka-grave. Grave with a boundless strike. Pero Tiny will fall. Pero one more hit. Naku, nag-level pa nga. Nag-level 6 pa si Setsu at nakapag-grave pa at nakapag-salve pa siya doon. Grabe naman pala talaga. The place from the Dazzle. My gosh. Feb 8 ba birthday mo, Madam LV? Feb 7. Tapos na. Kaka-birthday ko lang. Ni minsan di pa ako nakakita ng babae malupit mag-dota na sana makita na kita. Eh di, ano, pag... Magkikita din tayo, pre. Kawawa or sa sabot hanggang andyan, Venom. Ay, naahas lang siya ng Bessie Waps niya eh. Pero, di, Venom. Nagja-juggle eh. Yung Venom ngayong out-level dito eh. Tinan mo si S4. Tinan mo si Fly, level 5 na. Pero yung Venom natin, na core sana to. Bulo, siyang ano. Wala nga siyang best eh. Wala siyang best pre, no? Wala siya ahas dito. So, level 3 pa nga. So, medyo makuulit. Tamang farm lang sa newts muna. Oo nga eh. Yan, si Cody. Sasagutin ko pa ba yan, Cody? Alam ko, nantitrip ka lang eh. De, may yung tanong pala kanina. Ay, wait lang. Wait lang. Mamaya nasagutin kasi naku, tinatatlo na si Flyby dito pero gusto niya mangalmot ng ahas. Pero hindi ata maabutan because that open wounds. Naku, mas slow siya. At nandito pa si Crit with that avalanche. Pero hindi na kinakailangan. Kasi they will give the kill to RTC. And grabe, mayaman nga talaga yung dalawang cores dito ng EG, which is the MK and the Lifestealer. It's really good doing... they're really doing good. Doing... they're really doing good. Nabubulol ako. Ano ba yan? Naglo-loading yung bibig ko, pre. But, sa top lane naman mamamatay si Morphling. He was killed by Fly. Uy, grabe. Nagsusolo kill ah. Kahit dalawa. Madam LV, sino mas magaling sa inyo ni Alodia? Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nalakalaro si Alodia eh. Pero, kung yung compare dun kay Alodia, naku, sikat na yun eh. Diba? Nagpalit position sila. I'm not sure about nagpalit ng position na kasi si S4 hindi naman siya nag-obs tsaka nag-ano naman siya, nagko-core naman talaga siya at ito nag-wards kasi si Fly. I don't think nagpalit sila ng position. Ano lang ako, pinatanalan na ng Ungoy dito and Flyby nako. Goodbye. Flyby, goodbye. Ursa will fall and 7-1 na yung score ng EG dito. So medyo lamang nga talaga early game but Fly will fall with a frostbite pa. And the avalanche kasuan dito na yung avalanche pero hindi pa mamamatay sila anem. And the stun from the Vengeful Spirit with a frostbite again. Sleep to Monet kaso not enough boy. You will still fall down. A flame god LV. Wow. Hell Cody. Hirap yung Ursa pinantapat ng poison. Hindi naman. Ay, kinda hirap. Oo, kasi level 4 siya. Kaso, level 4 din, magkapareha sila eh. Pareha silang mahirap. Yan.
So, yung question pala kanina, kung sino yung, ano yung mas importante, puso or utak? Para sa akin, walang mas importante. Kasi pag wala kang puso, patay ka. Pag wala kang utak, brain dead ka. Okay, so, para sa importante yan, pre. Palitli na lang sana or saan tagal makarealize ni pinaglalaroan lang siya. Oh, parang ako. Jara, joke lang. Joke lang. Hindi, ganun talaga guys. Minsan, di ba? Kahit alam mong pinaglalaroan na siya, ay pinaglalaroan ka na, pero willing ka naman. Di ba? Wala, wala ka talaga magawa. Eh, tanga ka eh. Joke lang. Oops, pero fly. Oh, nino-normal hit na dito yung poison touch. Parang magre-refresh ng magre-refresh. Sobrang sakit. At tina natin kung aabot ba yung brain sap niya. At ayun, aabot nga yung brain sap ni Fly. And mabubuhay pa siya dito. Kasi I think low level. Ay, hindi. Level 4 na din pala yun. Hugot, how are you drugs? Wala eh. Lakas talaga lane picks ng EG. Oo, masakit. Ay, hindi. Maganda din talaga yung pickings nila. Medyo magulo nga lang. Pero nagagandahan kayin kaya ako sa picks ng RNG dito. Pag pinaglalaruan ka, matuto ka makipaglaro. Oo nga, matuto ka maglaro. Pero nasa sayo na yan kung maglalaro ka din o hindi. Diba? Ewan ko sa inyo guys. Basta, ako. Dota lang yung alam kong laruin. Diyos. Gwaganin mo si Helmy. Kala mo talaga eh. Oops, pero the stun will fall to the crit dito. Uy, kaso nangangal mo to naman yung bear, yung ass, yung gusto niyang patayin. And S4 will fall. So, pumapalag naman yung RNG. Ayaw nila ibigay ng ganun kadali lang yung F10K. Pero nakutumalon. Kaso, nag-farm lang pala SCCNC. Akala ko si Munay. Naku, ayun. Naku, nagkatalunan yung dalawang unggoy. Nag-aabulan dito. Naglalaro ng ano. Up, up. Ay, naku, tubig. Tubig. Si tubig. Morphling! Kaso magiging unggoy na naman. Tubig naging unggoy. Ano ba talaga? Transformer. Kuya mo. But RTC is here. Naku, naputol yung puno. Oh my gosh! And CCNC with the Boundary Strike and Killing Spree na si RTC. Grabe! Sa sobrang yaban ni RTC, nang ro-roam na siya. Gusto niya mag-roam. Lanem. At sa CCNC, nag-commit na ng Wokong's Command. May mga baby bodyguards na siya dito. Mga unggoy bodyguards. At tinahabol pa si Setsu. Setsu, wala. May TP ba? Pero wala sila pang cancel. Pero ayun, maabutan ng Fiend's Grip. Fiend's Grip. And goodbye, Setsu. Bye-bye. Yan. Ano ba yun? Ma'am, unggoy pala ako. Eh, bala kayo dyan. Kayo unggoy. Ako baboy ako eh. Si Morphling ang laman ng Tavo. What do you mean? Ng Tavo? Narinig ko na naman si Tavo. Ano ba? Madam Elvie, nakapaglaro na ba kayo ni Ma'am Aloja? Hindi pa. Hindi pa namin nakapaglaro. Mahirap kasi makipaglaro, lalo na kung may ahas sa paligid. Akala mo kaya mo, pero may hinihintay lang palang dumating para pagtulungan ka. Alam mo, pre, mahirap talaga makipaglaro pag may ahas sa gidli. Papatahin ka niyan eh. Di ba? Ay, nako. So, kaya nahihirapan to si Ursa, yung bear. Yan yung isa sa mga weakness sa bear. Anong pinasasabi ko? Anong pinasasabi mo, LB? Hindi ka pa ata kumain. Hello, Adrian Mijares. Shoutout, Tabo, yes. Ano ba? Tabo is real. Tabo number one. So, baboy ka ako, unggoy. Ha? Huh? Paano naging bagay yung baboy siya ka, unggoy? Ano magiging anak nun? Tumatalon na baboy, ganun, spider pig? Ganun ba yun, yung sa Simpsons? Explain. Bitter mo, Joe. Ha? Anong bitter? Hindi ako bitter. Saan ako naging bitter? Yan. So, guys. Let's see na the items. Oops, wait lang. Mamaya na kasi may ginugo dito at masasta na nga si Bane. And the TP from the Ursa pa. Naku, Fly, mapapahamak pa, pinalakbakan pa sa mukha. Goodbye, Fly. You will fall. And the thing, I mean,
ang gagawin na lang ng RTZ ni RTZ dito is to farm his radiance. Actually, mayaman talaga si RTZ. Tingnan mo yung item niya. May dust na siya in Facebook 14 minutes and onti na lang magkaka-relic na siya 200 gold na lang, boy. Sa ahas-ahas tingi. Paano naging better yun? Ano ba kayo? Hybrid pick. LV, kain pala tayo. Sige, eat well, guys. Kumain lang kayo dyan. Ako busog pa ako. Tsaka nagda-diet ako. Ano ba? Kala mo talaga na nag-diet pero mamaya kakain ng limang pizza, no? Joke lang. Yung Ursa, ba't walang magic wand? Ayun, bibili pa daw siya mamaya na. Pag may dagger na siya, mag-magic stick siya. Oops! Hello! Nag-uhukong skuman dito! Ito yun na nga, the baby bodyguards! Pero, tingnan natin, mahuhulog ba? Tinalodan pa, unbound to strike, auto to heroes, pero makakapag-SS si Afu dito, kaso pinapalagan niya, and RTC with the mega kill streak, at ma-fiends gripan ako, kaso masa-stun and masa-swap, pero I think mamamatay pa rin yung Ursa natin dito. Double kill for RTC, at tinahabol pa sila, Nem, naku, parang triple kill pa nga, pero CCNC will get that kill, and three heroes will fall for RNG, grabe, boy. So that was a nice rotation coming from EG kasi naka-secure sila ng 3 heroes and S4 nakapag-farm din siya dito sa bottom lane at eto he's going for that 4 staff na I think siguro maybe 2 out para makapag-out dun sa freezing field sa let it go ni Elsa maybe. Wala ka daw kasi damage yung magic wand. Oh, kahit itong ward walang damage, wag na kayo mag-ward. Pero pag ano, pero pag kakampi nyo ako, sige, okay lang. Basta report ko din kayo. Wag diet LV, paano na lang ako neto? Ano yun? Huh? What are you saying, sir? Ang cute ng teddy bear, sad Ursa. Yeah, sad Ursa. No, Sumail. Wala si Sumail kasi nag-vacation. Nag-vacation daw siya. So, MDL Maka, wala si Sumail. Uy, pero naku, yung bato, nabasag. And Tiny, goodbye. Kasot, grabe yung ano dito, si RTZ dito. He doesn't care at all. He already has this Radiant 16 minutes into the game. Masasabi ko talaga na ang yaman-yaman neto ni Lifestealer, pre. Kailan tayo mag 1v1? Ewan ko sa'yo. Lagi naman akong, araw-araw naman ako pwede mag-dota eh. Basta 1v1, di ako pwede mag-MMR kasi may kakas dep. Oy, pero masaswap na naman si Fly dito. Tingnan natin. At mababinsip. Oy, my gosh! Pero Flyby, mapatutulog! Mapapatulog! Pero, hala! Ba't mo pinababa? Huwag ka mag-aji, boy! Pero RTZ, andito na sila. Nim yung gusto niyang patayin. And RTZ doesn't care. Hindi na nilalasitin yon kasi he will fall. Vengeful will fall sa Radiance. Nabaho ng Radiance. Masakit na. At grabe. Yung poison ng ahas. Ursa will fall as well. At eto is CCNC. Nasa Gedli Dead. Nasa ano? Nasa may mga puno. RTZ? Grabe si RTZ boy. Lumalalim na siya kahit alam nilang may tier 1 tower pa dito sa mid lane yung RNG. But they don't care. Ano naman? Kaya nyo ba akong patayin? So ganun. Ganun yung iniisip niya. May sugar mommy si LS. Oo nga eh, 'di ba? Ang daming item. Oops, pero ito na naman sila ni, pero sinwap niya. Sinobi si Mona yung gusto niya, pero nako, nakikipag ay. Nako, my gosh, that Finn's grip from Fly really well played. Pero the toss na kung makakancel ang let it go ni Elsa at that SS pa from RTZ godlike na triple kill pa nga ata mangyayari. I think the ultra kill pa tingnan natin kung maaabutan ba. May toss na si Crit dito, pero hindi na maaabutan. So, grabe. Makakapag-TP out pa naman yung Dazzle doon. Because S4, wala siyang pang-cancel ng ano dito. Ng TP. Kailan ulit laban ng Fnatic? I think later meron ulit. Later meron ulit yan, pre. So, just have to wait. Sa, kasi FESL yun, diba? Pa-shoutout Elving Asuki sa una sa PC. Ay! Oo, syempre. PC Online is live. Naglalaro ako doon 7 AM until opening until closing kasi hindi 24 hours yun eh. So like opening hindi pa nagbubukas, andun na ako, naunahan ko pa yung magbubukas. Tapos pag ano, pag basta wala, alam ko hindi pa nga ako kumakain nun eh. No, tamang laro lang ako nun eh.
Ang gara ng morph, pwede niya naman ibalik yung sakit na binigay ng EG ate, di ba? Oh my gosh, and that was mamamatay yung morphling. My gosh, at eto si Crit, pero papatayin ata naman si Crit dito. So, 1-for-1 trade, kaso medyo lamang yung nakuha ng EG doon. Kasi, it's the core eh, core. Morphling yun, yung nakuha nila. So, kinda ouch. Uy, pero grabe si RTZ boy, pumapasok na dito. Kaso, mawawala na at masaswap siya. Pero nako, nice dodge! Pumasok pa nga siya doon. And my gosh, that boundless strike will kill that vengeful spirit. At eto si Sietsu, pero papatayin niya. Wala pang grave. 1 second for the grave. Nako, grabe naman RTZ with that 11-07 na life stealer. Sobrang yaman. 20 minutes into the game, he has the armlet, the Midas, the Radiance, and that 2k gold, almost 2k gold. Wala nang finish na hirap na makabawi. Well, hindi pa naman finish, pero mas mataas yung winning rate, yung odds ng win. Yung percentage pala ng win ng dito ng EG. Thank you, Louis Ronquillo. Hindi. Nag-stop ako. Kasi kakadota. Nag-stop ako. Nung college ako, nag-aral lang ako 2 years, tapos nag-stop na ako. Kasi, wala. Nagdo-dota eh. Mukhang dota eh. How sad, diba? Control lahat lang lane, yes. Pero, yung Veno, hindi siya nakaka-farm kanina. Sobrang baba, as in sobrang gap siya kanina. Pero, ox lang, kasi nakakawawa din naman nila yung Ursa. Pero, tsaka nakaka-farm din talaga yung Lifestealer sa bottom lane. So, that's why, masarap yung buhay niya ngayon. Anong course mo dati, Madam LV? Pharmacy. Kasi dapat magdo-doktor ako. Pero wala eh. Nako, pero Lanem! My gosh! Lanem will fall! Sobrang sakit na! That Finn's grip pa! Hindi sa pa! Dazzle will fall as well! And RTZ ni wala pang death kahit isa. 2 heroes down for RNG. At nako, inangat-ngat na sila dito. Pero flyby trying to kill CCNC dito. Muna is here as well. Pero that avalanche will buy them time. At para mabubuhay pa nga yung kuya nyo. At may heal pa. Nako, mas spirit vessel pa nga. At makakatakbo pa. Yung Urso pa ngayon mamamatay. Muna eh. Tingnan natin kung makakapag-TP out ba. Pero wala silang pang cancel. At mabubuhay pa naman yung ating Morphling. Pero mahirap eh. Idol, lupit pa siguro maglaro. Hindi. Marunong lang ako maglaro pero hindi ako magaling. Hello, Michael Burlat. Shout out. Nakakasira ng pagdudota yung pag-aaral. Oo nga. Joke lang. Mag-aaral kayo mabuti, guys. Huwag kayo tumulat sa akin. Shout out kay Joris Pareno. Hi, LV. Good evening. Good evening din sa'yo, Tashu. What's up? Good evening. Okay, so item check again because grabe ang yaman ako. Ano ba to, kadiri naman, MK, what the heck? He already has the Scuddy. And tingnan mo, Heaven's Halberd na din yung Lifestealer natin. So anong gagawin niyo? Sa tatayo na lang, manonood, parang walking ward, ganon. Wala na siyang magagawa, mahihirapan na yung Ursa dito eh. Tsaka kahit magbigay yung Ursa, hindi kasi talaga, wala nang makakadisarm din sa Heaven's Halberd. So that's really bad for RNG. So, di ko alam bakit ayaw nila mag-RS. Pwede sila mag-RS dito eh. Kaso si RTZ, walang titigil, walang papalag kay RTZ. Babasagin lang niya tier 3 tower. And I think the best decision talaga is, since wala nang outer towers yung mid and top lane, para sa akin, maganda pag mag-RS sila, then they will go bottom lane to push this tier 2 tower and then go for the mega creeps. Yan yung para sa akin magandang gawin nila. Ate, anong medal mo sa Dota 2? Legend 7 lang. Konti na lang mag-ancient ulit na ako. Nag-ancient ako dati, ancient 3 ako dati. Tapos bumaba siya. Ay, ba yan? 3 wins lang ata ako, tapos 7 lose ako eh. Sa calibration, nababatrip na nga ako eh. Support ka ba sa laro ate? I prefer carry off lane mid. Pero nagsusupport din ako. Pero mas prefer ko yung core.
Pag support ano lang, pili lang yung hero. Or pili lang yung gusto kong gamitin. Alam ko yung ibang hero, pero mas gusto ko gamitin yung Grimstroke number 1. Pag nagsisupport ako sa Dota 2, gusto ko lang mag-Grimstroke ako. Natutuwa ako eh, ang daming pinipindot eh. Yan yung gusto ko, yung maraming pinipindot na skills. Kailangan makuha nila yung Bane tsaka Venom. Mahihirapan silang patayin talaga, lalo na to si Lifestealer at ayan na nga. Okay, so tama nga sinabi ko, they went for the Aegis and magpupush nila dito sa bottom lane to go for the mega push. So ayan. Ate, gano'ng kakadalang maglaro sa isang araw? Wait lang, may kwentuhan na. Sasagutin ko yan mamaya, wait lang, kasi pinapatay na si Crit dito. Si Flyby, nag-commit na siya ng Enrage, pero naku, nakapag-dog out ka, so matatamaan ang Boundless Strike at the Jingo Bastery. Naku, anong gagawin mo dyan, Flyby? And the toss pa, and CCNC with the Mega Kill Streak. 40 seconds on the clock without any buyback yung ating Ursa, and he will fall then. Din dito sa bottom lane. Ano nga yan, depende. Minsan, 12 hours. Naglalaro ako, minsan di ako naglalaro kasi nagkakasta ko, minsan gusto ko isang buong araw naglalaro ako, depende kung anong mood, ganun. Hindi siya, wala akong specific na schedule na dapat maglaro ako ng ganito everyday yan. Oh, Bay, love you daw. Andito si Bay eh, pero medyo malayo sa akin. Gusto ko support, what the heck, wait. Oh my gosh, man. Oh, yan. Nagtitipi si S4. Oops. Override. Pero, my gosh. Vengeful Spirit. Mamamatay na din naman. Grabe, iniisa-isa na ng EG dito. Yung RNG, ah. And they have the AGs. I don't know, eh. Bakit ayaw nila mag-push dito sa Tier 2 Tower. Kasi pag na-push na nila to, kaya nila mag-mega creeps, eh. Oy, pero naku, pumapasok na si RTC dito. Kaso the disarm, yung enrage, super useless because of that Heaven's Halberd from RTC at the Solar Crest tuloy. Spirit Vessel pa, kaso Grave will buy flyby time at makakapag-TP out ba? Pero nope, boy! Joke lang, hindi ka makakapag-TP out. Wicked Sick for CCNC and RTC. May ano pa siya, may AGs pa siya dito and MK... Wait, first Roshan pala yung kanina. Yan. Gusto mo siguro mag-invoker ate sa maraming skills yun. Oo. Oo. Gusto ko din yun mag-invoker. Gusto ko din yung invoker. Shoutout sa GF kung si Melinel. Mansari namin pa kay Sabi. That kasi, ikaw yung magsasabi ng I love you. Hindi yun ako. Kasi kayo, diba? O, diba? Pero shoutout sa inyo. Oh, PC na Frostbite na yung kuya nating Tiny. But makakapag inviro naman siya. And RTC, grabe. Huling walang death kahit isa. Patayin nyo naman to si RTC, boy. Masyado na makulit eh. Di ba si CCN, si galing yan sa Optic? Oo. Natry ko na si Invo support. Ang ganun transition game nun. My gosh. Ox lang. Pero ayoko kakampi sa MMR yung mga ganun. Okay lang kung maayos lahat ng kasama, pero oh my gosh, naku, RTC dito at the Blinken with the Avalanche 2 to 3 heroes. Sobrang ganda naman ang ginawa at the Boundless Strike to 3 heroes as well. Wukong's Command, grabe, nag-let it go si Elsa, pero wala ata masyado matatamaan si CNC. Wala siya pakialam, mag-TP out na lang si Senzu, and Senzu hindi na makapag-TP out, and the Avalanche and GG has been called by RNG Team Wipe yung nangyari. Oh my gosh, grabe. Sira ba chat? Lagi nagdadalawa yung send sa akin. Hindi, isa lang yung nababasa ko sa'yo eh. Baka sa'yo lang, pero yung nababasa ko isa lang from you.